Hello everyone! Welcome back to my channel, Des here, and in this video po, well, sorry to my foreign viewers. If you are a foreign man who has been following my channel, or you have been, yeah, supporting my channel, watching my videos, apologies for now. This video or the next couple of videos will be dedicated to my Filipina sisters. Well, I want to balance my channel as well, guys, so I hope you understand. If I can give you the red flags, you know, for you when dating Filipinas, then it should be the same, or I try to be fair as much as possible. This time, I want to give red flags for Filipinas, so the Filipinas will benefit in this video, especially if they are looking for a foreign guy, or also known as a femme in the Philippines. So I know you will understand, but and after this I will be going back and discussing the usual topics that I discuss, like whatever issues and Philippine culture that I could share. But for now, this video will be in Taglish, or yeah, about 80% Tagalog, so I want my Filipino viewers or Filipina viewers to fully understand the message that I want to tell them, especially when it comes to dating foreigners. Okay guys, so stay tuned. So if ikaw ay isang Filipinang naghahanap ng afam, gusto mong subukan makipagrelasyon sa isang foreigner, hindi naman masama, pero make sure na single ka at hindi attached or annulled ka na. Okay, mahirap yung nakatali ka pa. If you are for a Filipina na, let's say, currently dating a foreign guy, okay, online, nag-start pa lang kayo, or maybe you are in LDR, so this video is for you. So, tulad ng sabi ko kanina, this video will be in Taglish. Okay, I don't know paano itatranslate ito ng YT sa English if in case may foreign viewers ako dito na gustong makichika. So, ate, ate, mamshi, tita, lola, kahit anong age, kaklase, kapitbahay, kachismisan, katoma, kung ikaw ay naghahanap ng foreign men or a fam, kailangan mo muna malaman ano ba ang red flags. Okay? Kung first time mo marinig ang red flags, sasabihin ko sa iyo ang definition. Let's make it simple. Ang red flags, yes, from the word red and flag. Bandila, right? Flag. Ano ba ang purpose ng bandila? Right? Ito ay symbol, right? Winawagayway, with, how would I call that? Winawagayway natin, basta ganun. Oh. Winawave natin. So, medyo nagloloko lang yung stabilizer ko. Okay, so, ang red is warning, right? Stop! Kapag ikaw ay nagda-drive, right? Nagmamaneho, or nasa jeep ka man, nasa taxi, syempre, kapag nakakita ang driver ng red light, diba, anong gagawin mo? Hihinto. Hihinto ka. Okay. So, ibig sabihin, ang red flags na to ay makakatulong sa atin para malaman kung magkakaroon ng problema o matinding problema while we are in a relationship with a foreign man. Opo. The same din naman sa mga Filipinas, di ba, or sa foreign men. Meron din naman mga red flags sa mga Filipinas na dapat malaman ng isang foreign man. But, syempre, ang focus ng video ko is for you na Filipinang nanonood nito. Medyo prank ka po ako dito, so hindi ako nag-sugarcoat dito as much as possible. Kailangan straight to the point. Kung masasaktan ka man dito, well, ganun talaga. Actually, mas masakit pa nga kapag hindi mo pinansin yung mga red flags tapos nangyari sa'yo. And these things are based as well on my own personal experience sa foreigner. Okay, so isi-share ko sa inyo ang mga red flags. So I think naintindihan natin ang red flags, okay? Mga bagay na
magbibigay ng warning sa'yo, oo, ibig sabihin dapat ihinto mo na ang pakikipag-date dyan sa AFAM na yan. Okay, so let's have red flag number one. So sa red flag number one, kung ikaw ay nasa LDR, tapos hindi niya ipinakita ang kanyang bahay, hindi kanya binigyan ng house tour, it doesn't matter, maikli man o, alam mo yon, it doesn't matter kung maliit man o malaki ang bahay niya, red flag yon. So mag-iingat ka, okay? Bakit red flag kapag hindi niya ipinakita sa iyo yung bahay niya? Kasi kapag nagkataon, baka makita mo yung mga gamit ng mga babae or ng asawa niya, ng girlfriend niya sa kwarto or sa bahay. So anong ibig kong sabihin dito? Kung sinabi niya sa iyo na single siya or divorce, okay? So assuming na mukha naman siyang honest, okay? Pero hindi niya ipinakita yung bahay niya. Oo. Natakot ka na, girl. Kasi baka may tinatagong babae yan. Okay? Red flag yan kasi ano ba yung dapat niyang itago? Ano ba yung ayaw niyang ipakita? Right? Hindi ko sinasabi na lahat ng gumagawa ng ganon na hindi nagpapa-house tour eh dishonest. Marami po dyan na kapag hindi pinakita ang bahay, yun po ang number one reason. May tinatagong babae at hindi honest about the marital status. Okay? Pwede kasi nilang sabihin na, divorce na ako. Okay, divorce na. Pero may girlfriend. May girlfriend siya dun sa Amerika, saan man, sa Canada, kung saan man siya nakatira. Okay? Okay, idadagdag ko lang dun sa una kong sinabi, nakalimutan ko kasi to, pero mahalaga to. Kung yung foreigner na kausap mo, eh palagi lang pinapakita yung kotse niya, kung saan siya nagpupunta sa labas, alam mo yon. Oo, kung sa supermarket man yan, sa gym, basta hindi niya pinakita yung bahay niya, mag-investigate ka na, hindi mo kailangan magmadali, okay? Sige, head on to number 2 na tayo. Yan. So, in no particular order of importance, ang number 2 is kapag hindi siya nagpakita ng divorce papers. Ayan, oo. So, ngayon, kung yung kausap mong foreigner, nasa getting to know each other stage kayo, or let's say nasa LDR na nga kayo, assuming boyfriend and girlfriends kayo, at palagi niyo sinasabi na divorce siya. So ngayon, huwag kang mahiyang maghanap ng divorce papers. At idahilan mo na, you know, I'd like to see your divorce papers because I can show you a proof that I am totally single, that I am married or annulled. Kasi wala naman tayong divorce dito sa Philippines, right? So kung annulled ka na, prepare mo lang yung annulment papers mo. Ipakita mo sa kanya yon. Dito mo na siya mahuhuli kung honest siya sa marital status niya. Kasi po, mahirap na kung ikaw lang yung annulled, ikaw lang yung hiwalay na, like legally separated, okay na yung status mo, pero siya, niloloko ka niya, you know, wala siyang maipakita sa yung proof na unmarried siya kung sinabi niyang divorced siya. So, kailangan talaga, huwag mong sayangin, please. Please, huwag mong sayangin ang oras mo kung wala siyang maipakitang divorce papers sa'yo. Palagi siyang may dahilan, right? Diba sabi sa atin dito sa Philippines, kung ayaw may dahilan, kung gusto may paraan. Opo, napakadali lang maghanap ng, or let's say kumuha ng divorce papers doon. May copy yan siya, imposibleng wala, girl. So, siguro ayaw mo naman siguro maging third wheel or dahilan ng hiwalayan nila or baka mag-skandalo pa yung misis niya, right? So, palagi kang maghanap ng mga evidence, okay? Tapos tingnan mo palagi yung left finger. Kapag kasal, tingnan mo kung may mark. Nako, baka may ring siya dyan. Oo. So, sabihin mo palagi or yeah, magtanong ka. Huwag kang matakot na magtanong. Bakit may sing-sing ka dyan? Why do you still have a ring? Oo. So, kapag sinabi niya naman kung ano ng dahilan, girl, tumakbo ka na. Run for the hills. Okay?
Kapag sinabi yung divorce na siya, tapos may sing-sing. Okay, ulitin ko lang. Kapag sinabi niya na divorce na ako, itong sing-sing na to, wala lang to. Huwag kang maniwala dyan. Hindi ka niyan mahal talaga. Oo, niloloko ka lang yan, ha. So, sa personal experience ko, yes, nangyari na to sa akin at buti na lang. Hindi pumunta dito yung taong yun kasi sinungaling siya. At napakabait ng asawa niya to help me. Oo, dahil sa asawa niya, yung asawa niya mismo, tinulungan niya ako na malaman na niloloko lang din ako ng asawa niya. Okay, so let's head on to the third red flag. Okay, ang third red flag ay napakaikli lang, pero alam nyo guys, ang dami kong natutunan dito. Okay, kung nasa getting to know each other stage kayo ng LDR, okay, at ikaw yung naghahanap ng seryosong relationship, karelasyon, make sure, tanungin mo muna siya anong klaseng relationship yung gusto niya. Okay? Marami po kasing klaseng relationship, no? So, kung hindi mo pa to alam, sis, bibigyan kita ng mga list. Meron tayong tinatawag na friends with benefits. Meron naman yung NSA, no strings attached. Yan yung mga short term. Mga hindi yan seryosong relationship. Okay? I wouldn't say na mabuti yan o masama. Nasa sa inyo yan. Kasi depende naman sa intention ninyo. Okay, ang point ko ngayon is kapag sinabi ng foreigner na pupunta lang ako sa Pilipinas para maglibot-libot, red flag yon. Okay, there could be exceptions. Okay, pero kung sinabi mo sa kanya, seryoso ako naghahanap, ikaw ba? Ano bang hinahanap mo? Kung sinabi niya sa iyo na pupuntahan kita, oo, pupuntahan ka nun, let's say. Oo, pero kung sinabi niya na yung pinakadahilan ko para pumunta ng Philippines ay para lang makita, malaman kung for me ba, kung maganda bang mag-retire dito, yes, sis, tumakbo ka na. Red flag yan kasi may posibilidad na mag-shopping yan. Oo, parang pumunta yun sa candy store, eh, diba? Parang pumunta yun ng department store, maghahanap ng shaving cream. Diba? So, ano ba ginagawa natin sa department store? Diba naghahanap tayo, nag-shopping tayo? So, suggestion ko lang, huwag sayangin ang oras kung sinabi ng guy na yan. Oo. Unless gusto mong magbago ng intention. Okay, sige. Hindi na ako muna magsiseryoso. So, nasa same page na kayo. Okay? So, sana nakuha mo yung point ko. Wala namang masama doon sa mga nabanggit ko. Kung gusto mo ng friends with benefits, hindi masyadong seryoso, go. Kung yan, dyan ka masaya, dyan ka komportable. Pero sa mga seryosong Filipinas, naghahanap ng foreigner, right? Tapos sinabi ng lalaki na yan, ako, mag-island hop yan, maghahanap yan ng mga connection niya, at eventually hahanapin niya yung Filipina na pasok sa standards niya. Hindi naman niya sasabihin sa iyo na ano, eh, na pupunta lang ako ng Pilipinas para bumbumin kita. Hindi naman niya totally sasabihin 'yun. Oo. Sige. So I hope may natutunan ka diyan. O sige. So sa ito muna, sa next one, last muna for now. I think fourth na red flag. Okay, so fourth and last red flag ko po is medyo sensitive lang to ng konti. So, bawat isa sa atin may opinion about this. Okay? Kung assumed na seryoso ang relationship ninyo, okay, ah, listen carefully. Okay, so alam niya na seryoso siya at alam niya rin na seryoso ka. Tapos, ayaw niyang ipapost ang pictures niya sa Facebook more sa SockMen. Okay, so medyo may pagtatalo tayo dito, ha. Depende pa rin to sa usapan ninyo. Okay? Pag-usap kayo mabuti. Kung ano ba, gusto nyo ba ng private life? Gusto nyo ba na expose kayong dalawa? Kasi may mga cons. Diba? May mga disadvantage kapag pinost mo sa social media yung relationship ninyo. Hindi naman ibig sabihin noon na kapag sinabi niyang private person ako,
So, may tinatago na agad siya. Check mo din, kung talagang private person siya, dapat wala siyang Facebook. Hindi siya nagko-comment dyan sa mga YouTube channels, sa mga girls, ng mga Pilipina. Okay? So, huwag ka man na ma-paranoid, huwag ka mag-overthink kapag sinabi niya na private person siya. Pero mag-investigate ka din at huwag kang maging bulag. Okay? Kung sinabi niyang private person siya, tapos nakita mo, bakit siya may Facebook? Bakit siya nandun sa mga YouTube channels? Sa IG, bakit may kinokomentan siya dun sa mga pictures, videos? Diba? So, hindi nagtutugma yung actions niya dun sa mga salita niya. Okay? So, ngayon, kung napagkasunduan ninyo na private ang life ninyong dalawa, okay, mas maganda magbago na lang kayo ng Facebook status. Oo. Doon na lang, yun na lang yung suggestion ko. Para at least yung mga Filipina na, let's say, meron siyang Facebook, right? Para malaman ng iba na taken na siya o hindi na siya single at ikaw din. Mas maganda baguhin. Baguhin nyo yung status ng FB ninyo. Oo, para alam ng iba kung popormahan ka ba o hindi. Kasi mahirap na yung mag-aaway kayo ng dahil lang sa Facebook status, di ba? Okay. So, ngayon, ganito ang magkakaproblema kayo dito sa part na to. Kapag hindi kanya inalaw, hindi kanya pinayagan na i-post yung pictures niya, okay? Kasi private daw siya, ganon-ganon, kesa ganito. Tapos, nakita mo naman yung pictures niya nasa ibang Facebook page na ginagamit ng ibang Filipina. Ay, nako, girl, makipaghiwalay ka na. Oo, namamalengke yan. Namamalengke ng babae yan. So, pwede ka naman magtanong sa kanya, bakit si ganito ginagamit yung picture mo? Diba? Kasi ayaw mo mag-isip eh. Ayaw mo siyang pag-isipan ng masama, pero gusto mo ng clarity, gusto mo lang maintindihan. Yung tipong pwede siyang i-flex ng ibang tao, ng ibang Filipina, pero ikaw na girlfriend niya, hindi ka niya pwedeng i-flex sa social media niya or sa social media mo. Bakit ayaw niyang i-flex? Ayaw niyang ipa-display yung picture niya sa FB mo. Right? Bakit ayaw niyang i-post yung picture niyo sa FB niya? Lakas ko maka-overthink, no? Pero, maraming dahilan. Mm-hmm. Bakit yung ibang Filipina kailangan i-post nila or bakit may post ng picture nila doon sa kabila? Diba? Oo, so mapapa-overthink ka talaga sa topics ko, girl, kasi red flags ito. Oo, marami silang pwedeng maging dahilan, maraming excuse yung mga yan, so mag-investigate ka pa rin. So ayan. So, sisi, katropa, kapitbahay, kachismisan, kabingguhan, katong, its, kaklase, ate, kuya, yeah, ate, tita, mamshi, sana may natutunan ka dito. I-share mo ang mga videos na to, o ang video na to sa kaibigan mo, maybe pinsan, or kaibigan na naghahanap din ng foreigners. Alam ko medyo mahaba siya, so tiyagain mo na lang. Mm-mm. So, kung meron ka mga tanong, feel free. Welcome na welcome ang mga comments ninyo. If you disagree or agree something na sinabi ko, nandyan ang comment section ko sa baba. Mm-mm. Alam mo na yung gagawin. Itatype mo lang dyan yung sasabihin mo. Okay, so maraming salamat at nanood ka ng video na to. Don't forget to smash a thumbs up button. Subscribe to my channel. At more videos more videos para sa mga Filipinas. Okay. So that's all for now. Thank you so much, guys. So hope to see you again next time. Bye!